guys! Welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang tiny bell para maging updated kayo sa aking mga video. So guys, gusto nyo bang makamagnet ng maraming maraming pera, yung walang humpay na pera? So guys, gawin nyo ang ritual na to sa araw ng full moon. Sa February 9 po ang full moon natin. Guys, kung nasa ibang bansa ka at hindi mo alam kung ano ang full moon dyan, research mo lang po sa Google at makikita nyo kung anong petsa at kung anong oras ang full moon nyo dyan. So guys, bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna tayo dun sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong mga pampaswerte o sa ganitong ritual, skip mo na lang po ang video na to at humanap kayo ng video na gusto nyo. So guys, itong i-share ko sa inyo ay para makamagnet kayo ng pera at makamagnet kayo ng walang humpay na swerte. Kung sawang-sawa na kayo sa mga utang nyo, sa pagiging mahirap, sa maraming utang, sa pagdating ng sweldo ng asawa mo, walang natitira. Pagdating ng sweldo mo, walang tira. Laging ubos at ubos. Sawang-sawa na ba kayo sa mga ganyang sitwasyon nyo? Araw-araw o buwan-buwan na lang ganyan ang nangyayari sa inyo. So guys, gawin mo ito ngayong February 9 para makahata ka, makamagnet ka ng swerte. Full moon po ninyo ito gagawin. So, gabi po siya ninyo gagawin. Pero ito ay pwede mo nang umpisahan ngayong Tuesday o kaya ngayong darating na Friday. At sa February 9, full moon, ay muli nyo itong i-energize sa sinag naman ng buwan para lumakas ang enerhiya nito sa pag-akit ng swerte. So guys, ito lang ang kailangan natin dito sa ating ritual na to. Kailangan natin ng clear na lalagyan. So babasagin po dapat ang magandang gamitin natin. At kailangan natin ng bigas. So ganito lang karami yung bigas na ilalagay nyo. At kailangan din natin dito ng papel. At kailangan din po natin dito ng 7 pirasong cloves. So ganito po ang itsura ng cloves. Ayan. So ayan po ang itsura ng cloves. Ito po ay nabibili sa mga grocery store tulad ng SM Supermarket o kaya naman sa Robinson o kaya naman ay sa Pure Gold. Kung wala po kayong mabilihan ito dyan, pwede po kayong magtingin sa online. So hindi naman po siya ganun kamahal kapag sa online kayo bibili. So ayan guys, clove po siya, cloves po siya. Ayan, ganito po ang itsura niya. Kailangan din natin dito ng dahon ng laurel. So isang pirasong dahon ng laurel po ang ating gagamitin. Dapat po buo ang ating gagamitin dito sa ating ritual na ito para buo yung swerteng darating sa atin. Kailangan din natin dito ng kulay red na ribbon o kaya naman ay kulay red na panali. So kailangan po natin yan. So guys, ganito lang ang una nyong gagawin. Sulatan nyo ng date kung kailan nyo siya ginawa. So halimbawa, gagawin nyo siya ngayon, Tuesday, February 4, o kaya naman sa Friday, February 7. So halimbawa, ngayon nyo siya ginawa, Tuesday. Tapos sulat nyo po yung tunay nyong pangalan at mga wishes na walang sana. Kung kayo ay mag-wish sa mga ganito, ay huwag nyong lalagyan ng sana. So bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. Pagkalooban mo ako ng maraming maraming pera, walang humpay na swerte, at bigyan mo kami ng magandang bahay at sasakyan, at ilayo kami sa lahat ng kapahamakan. Bigyan mo kami ng magandang kalusugan, at maging ang aking mga manonood ay pagkalooban mo sila ng kanilang mga kahilingan, magandang kinabukasan, at ilayo sila sa lahat ng kapahamakan. Bigyan sila ng magandang kalusugan. Tapos lagdanin nyo sa baba, lagda po nung gumawa, at lagyan natin siya ng konting asin. So ayan guys. Tapos, kiniklaim natin to, kaya ang pagtupi nito ay dapat papasok sa inyo. Ayan. At pagkatapos, ilagay nyo ngayon siya dito sa ating bigas na nakalagay sa garapon. So, ayan. At pagkatapos, sa dahon ng laurel, susulatan nyo to
ng pangalan nyo, tunay na pangalan at date ng birthday nyo. So, ganito guys. Tunay na pangalan at date ng birthday nyo. At pagkatapos, mag-wish kayo dito nang wala ding sana. So, bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. Pagkalooban mo kami ng maraming maraming pera, bigyan mo kami ng magandang bahay, bigyan mo kami ng sasakyan, at bigyan mo kami ng magandang kalusugan, ilayo kami sa lahat ng kapahamakan. At maging ang aking mga manonood ay pagkalooban mo sila, lahat ng kanilang mga kahilingan na ito ay matutupad nila. At bigyan mo sila ng magandang kalusugan, at ilayo sila sa lahat ng kapahamakan. So ilagay niyo siya dito ngayon sa loob. At pagkatapos, yung cloves naman na 7 piraso, ayan, 7 piraso po 'yan. So dapat guys, buo din yung cloves na ilalagay niyo. So ganyan po, buo siya. Meron po tayong cloves na wala na yung pinakang dulo niya. So ang gagamitin niyo po yung buo pa rin para buo yung swerte na matatanggap natin. So ilagay niyo diyan sa loob. 7 piraso po. Ngayon, talian natin itong ating baso o yung ating garapon ng gagamitin ng pulang ribbon. O kaya naman ng pulang tali. So, kayong bahala kung ano guys ang ipantatali nyo. And guys, kapag natapos nyo na itong gawin, ipa-energize nyo ito sa full moon. So, pwede nyo itong gawin ng Tuesday o kaya Friday. Tapos, sa full moon, ay pwede mo na siyang pasinagan sa buwan. E-energize mo siya sa sinag ng buwan. Pero kung nakalipas na ang full moon at saka nyo pa lang napanood itong video na to, ay pasinagan nyo to sa sinag ng araw. So, e-energize nyo siya sa sinag ng araw, 6:30 hanggang alas 8 po, ang magandang sinag ng araw. Kaya, sa oras na yan, ay 30 minutes nyo po siyang e-energize sa sinag ng araw. Pero kung ito ay gagawin mo sa full moon, e-energize mo siya doon sa sinag ng buwan. So magdamag mo siyang e-energize o kaya naman ay 30 minutes mo siyang e-energize kasi baka umulan, ganon. Pwede na kahit 30 minutes lamang na naka-energize siya sa sinag ng buwan. So ayan guys, ganyan ang gagawin nyo at matutupad ang inyong mga wishes. So kapag na-energize nyo na ito sa sinag ng araw o kaya sa sinag ng buwan, kahit alin po dyan sa dalawang yan, sa araw o sa buwan, ay pwedeng-pwede na ninyong gamitin ito na pampaswerte nyo. So pag na-energize nyo na siya dyan, ilagay nyo ito sa inyong front door. So, kung punong-puno na ang front door nyo na mga pampaswerte, sa gilid lang naman po ito ilalagay, hindi naman sa pinakang gitna. Kung punong-puno na nga po ang inyong front door ng mga pampaswerte, pwede nyo itong ilagay sa center table, sa altar, pwede rin po sa kusina, pwede rin kasi wala siyang pera. Kwarto, pwede rin sa gilid ng pintuan ng kwarto nyo o kaya naman sa ilalim ng kama, pwede rin. So, depende sa inyo guys kung saan nyo siya ilalagay. Ito ay makakaakit ng walang humpay, makakamagnet siya ng walang humpay na swerte, pera, at kasaganahan. So, ayan guys. Matutupad lahat ng wishes nyo dahil na-energize natin siya sa sinag ng araw at sa sinag ng buwan. Pag ginawa nyo to ngayong February 4, pasinagan siya sa araw. At sa February 9, ay energize nyo ulit siya sa sinag ng buwan para doble-doble ang swerteng darating sa inyo. Doble-doble ang mamagnet nito. Ganon din po sa February 7. Gagawin nyo to ngayong February 7, Friday po yon. E-energize nyo sa sinag ng araw at sa February 9 full moon, e-energize nyo po siya ulit sa sinag naman ng buwan para po makahatak siya ng doble-dobling swerte. Kung hindi mo naman to ma-energize sa sinag ng buwan, full moon po, February 9, kung hindi mo siya magagawa ng araw na yon, pwede mo naman po itong gawin ng ibang araw, Tuesday o Friday pa rin po, kahit hindi na siya masinagan ng buwan, pwedeng-pwede nyo pa rin itong gawin. Kasi e-energize naman natin siya sa sinag ng araw, kaya makakahatak pa rin siya ng swerte noon. So ayan guys, napakabisang pampaswerte para makahatak ng walang humpay na biyaya sa atin. Kaya ito ay magdadala ng swerte, swerte, swerte. Swerte po ang madadala nito. Pag na-energize natin siya sa sinag ng araw o kaya sa sinag ng buwan, pwede po kahit alin dyan sa dalawang yan, pwede naman na parehas nyo siyang pasinagan sa araw at sa buwan. So, ayan guys. So, kung gusto nyo takpan, pwedeng takpan. Kung ayaw nyo, pwede rin hindi. Depende sa inyo kung gusto nyo takpan. Pero mas maganda na hindi natin siya tatakpan
para malakas ang hatak niya. So walang nakaharang sa kanya. Kaya maganda na walang takip ito. Pero kung may daga nga po, kasi nga po may nagko-comment sa atin, may mga nagtatanong sa atin kung pwede ba daw takpan ang mga ritual kasi merong mga daga sa kanilang tahanan. So pwede naman po ninyong takpan kung may mga ganyan sa inyong tahanan. Kinakain yung inyong mga ginagawang ritual, pwede nyo pong takpan yun. So guys, lagi nyo tandaan na ang video na to ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga pampaswerteng ginagawa natin. So lahat po ng bagay, lahat ng pampaswerteng inyong gagawin, samahan natin ng paniniwala, kalang inyong kalooban at focus sa pagganap nito para lubusang swertihin tayo sa mga darating na araw. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. So guys, may sangat ko lang to. Shout out muna, nagpapa-shout out po sila. Shout out muna kay Inday Myla Tambayan from Saudi OFW po siya. At si Romeo Rojas from Qatar. So, shout out po sa inyo. Thank you po sa inyong panonood at walang sawang suporta sa aking mga video. So, bye!